Shout out tayong mga idol sa lahat ng mga solid Marseille supporter. Shout out kay Idol Marvin Maliveran, Luz Pool, Ava Atinder, Miss Miami Laurel, Elin Mianihat, Amadi Flores, Gerald Anyovo, Buddy 3221, B73MB, Jose Pacificador, Kit Aguilar, Sunny Anya, Grace Riquetelio, Charlene Gumansing, Jerry Flores, Sandra Herrera, Norlin Picatzi at Jovi Bello. Shoutout din sa mga security guard sa buong Pilipinas, sa mga blind community, lalo na sa mga OFW sa buong mundo. Mabuhay po kayo mga idol. Maraming salamat sa mga nag-sponsor sa ating mga pag-games at walang sawang sumuporta at nagbigay sa atin ng halaga para sa mga prizes. Kay Idol Marvin Maliveran, Luz Pool, at sa lahat ng kanyang kasamahan ng mga OFW. Kay Roman Villanueva, taos pusong nagpapasalamat ang buong Marseille sa inyo. Mabuhay po kayo mga idol. Habang nagkagulo ang mga kriminal na nasa loob, nang marinig ang putukan sa labas, nakapasok na sina Amaki, Buka at Kintin sa loob ng bahay at pinag-atake na ang mga nanodoon sa sala. Ang mga palabas naman doon sa kusina, sinalubong ang mga ito ng taga ni Arman at sapak ni Manong Dudoy. May tatlo pa ang lumabas galing sa isang kwarto na armado ng mga baril. Pero hindi nila nakita ang biglaang pagsulpot ni Gabriel at pinagtatagpas na ang mga ito. Bumulagta agad ang mga ito sa sahig at namatay. Bumulagta na din ang lahat ng mga nasa sala. Ilang minuto lang ang lumipas, patay na lahat ng mga kriminal doon sa lugar. Kinabukasan, kumalat agad ang balita tungkol sa nangyari doon sa resort. At alam na din ito ni Consul Renato. Galit na naman ito. Hinahanting ang mga nakuhang biyag nila at pinaimbestigahan na din ang barangay ng Takirong. Dahil alam nitong si Consul Renato na may mga anak na sundalo itong si Manong Nestor. Baka ang mga ito ang nasa likod ng mga pag-atake sa kanyang mga tauhan. Baka ito nga ang dalawang nilalang. At pinaghanap na din nila ang sinasabing apat na katao na nakitang sakay ng tricycle. Doon muna nagpalipas si Manong Dudoy sa bahay na pinagtataguan ng bihag at napagpasyahan muna nila na hindi muna lalabas at magpalamig muna ng isang araw. Ang tao na nanodoon sa bahay ay ang apat na bihag, ang anim na mga nagbabantay na pulis at ang grupo ni Manong Dudoy kasama sina Amaki at Buka. Kasalukuyang nag-uusap ang mga ito sa sala ng bahay. Sina Manong Dudoy, Gabriel, Kintin, Arman at ang dalawang sundalo na sina Amaki at Buka. Ang tinatawag na panisir at matador. Sa pagpapatuloy ng kanilang usapan, nagsimula na din sila na magkwento sa kanilang mga buhay-buhay. Itong si Manong Dudoy ang unang nagkwento mula nang umalis siya sa isla ng Sikihor at tumira doon sa kabilang isla ng mahigit 30 taon dahil ang buong akala niya na namatay ang kanyang anak at pati na rin ang anak ng kanyang kapatid na si Tatay Dadoy. Pinatay ito ng dalawang barangan at sila ang sinisi ng mga kamag-anak sa pagkawala
ng kanilang mga anak doon sa isla, nahasa at lalong napalakas ang kanyang mga kakayahan sa mga orasyon, dasal at buhay na salita, pati na rin ang mga taglay na agimat sa tulong ng isang ermitanyo. Pero dahil sa kanyang mga pangitain sa panaginip at sa tulong ng kanyang gabay, napag-alaman niya na buhay pa pala ang kanyang anak na si Agustos. Kaya nagkaroon siya ng pag-asa at hinanap niya ito sa tulong pa rin ng kanyang mga gabay at pangitain. Pinuntahan ang isla ng Walog, kung saan doon naninirahan ang mga gabunan. At totoo nga na buhay ang kanyang anak at kasama niya ngayon. At ang sabi pa ng matanda, habang may natitira pang buhay si Manong Dudoy, gusto nitong umuwi ng Sikihor para doon na ilalagi ang 10 taon ng kanyang buhay kasama ang anak. Pero bago sila umuwi sa lupang sinilangan, kailangan muna nilang alamin kung buhay pa ba o patay na ang kanyang nakakatandang kapatid na si Tatay Dadoy. Sabi naman ni Buka, masalimuot din pala ang naging buhay mo, Manong Dudoy. Katulad din sa amin ni Amaki, grabe din ang nangyari sa aming pamilya at napakasaklap ng aming nakaraan at napagdaanan. Nang mapatay ang aming mga magulang ng isang albularyo, napunta na kami kung saan saan. May nagmagandang loob na umampun sa amin at pinalaki kami bilang isang matinong tao. Pero pinatay din ito ng mga kriminal. Ito ang dahilan kung bakit nandito kami ngayon at tinutugis ang sindikato para maipaghiganti ang kamatayan ng aming ama. Napatitig si Manong Dudoy sa dalawa nang marinig ang pangalan na Amaki, dahil ang pagkakaalam nila ay matador at panisir lamang ang bansag ng mga ito. Pati sina Gabriel, Quintin at Arman, napatitig na din sa dalawa. Pero imposible naman kung ito na nga ang Amaki na hinahanap nila. Tanong uli ni Manong Dudoy para makasigurado, ano ang mga pangalan ng mga magulang mo na napatay ng isang albularyo? At ano rin ang pangalan ng umampun sa inyo na pinatay ng mga sindikato? Itong si Buka ang sumagot. Matagal nang patay si Nanay Taling at Tatay Luis. Ilang taon na ang nakalipas. Maliliit pa lamang kami ni Amaki. Ang umampun sa amin na pinatay ng mga kriminal ay si Papa Nestor. Galing kami ng Mindanao at nang mabalitaan namin ang ginawa ng mga sindikato, agad kaming lumuwas para maipaghiganti ang kamatayan ng aming ama at mailigtas ang kapatid namin na babae. Sa narinig nila, nag-umapaw ang kasiyahan sa puso ni Manong Dudoy. May luha agad ang sumungaw sa kanyang mga mata. Wala nang duda ang hinahanap nila na si Amaki, at ang kaharap nila ay iisa. Buhay nga ang anak ni Tatay Dadoy, at kasama pala nila ito sa pakikipaglaban sa mga kriminal. Agad na sinipat ni Manong Dudoy ang siko nitong si Amaki, dahil natandaan niyang may malaking piklat ito nang mahulog sa puno nang umakyat ito nung bata pa. At ilang sandali, nandoon pa nga ang piklat.
napangiti na din itong si Gabriel. Buhay ang kanyang pinsan. Ito ang kanyang naalala na kasama niyang maglaro at maligo sa ilog at dagat. Masaya na din si Gabriel para sa kanyang ama. Pero paano nila ito sasabihin sa kanilang kaharap? Pinatay ni Tatay Dadoy ang mga magulang ni Buka. Habang si Manong Dudoy walang pasisidlan ng tuwa sa kanyang puso, mabilis itong tumayo at lumabas ng bahay. Ayaw makita ng matanda na makita ng dalawa ang pagdaloy ng kanyang luha. Sa isip ngayon ni Manong Dudoy, kailangan niya na lang na makahanap ng magandang pagkakataon para masabi niya ito kay Amaki. Kinagabihan, dumating na itong si Kunsehal Romy at ang opisyal ng pulis. May magandang balita ang mga ito sa kanila. Alam na nila ang kuta na pinagtataguan nila ni Kunsehal Renato. Kapag nagpupulong ang mga ito, kaya agad na nagplano sila ng pag-atake sa lugar. Pero bago nila gawin yon, manmanan muna nila ang lugar. Kaya sa gabing yon, umalis muna sina Amaki at Buka para magmanman doon sa sinasabing lugar. Habang sina Manong Dudoy, Gabriel, Quintin at Arman, nag-uusap ang mga ito sa kusina ng bahay. Sabi nitong si Arman na masayang-masaya para sa matanda. Hindi natin alam, Manong Dudoy, na kasama na pala natin ang hinahanap natin na si Amaki. Sabi din ni Gabriel, ano na ang mga balak mo ngayon, Tay Dudoy? Paano natin ito sasabihin sa kanila? Bahala na, Gabriel. Kapag makahanap ako ng tiyempo, sasabihin ko ito kay Amaki. Kinabukasan, nakapagmanman na ang dalawa doon sa lugar. At totoo nga at kumpirmado, nando doon ang kunsehal kagabi habang nakipagpulong ito sa kanyang mga kakampi. At nakilala pa nila ang ibang mga tiwalag na opisyal ng kapulisan na kasama ng mga ito. Ang maganda pa, nakunan ito ng litrato ng dalawang sundalo. At maliban sa hawak nilang mga bihag, may isa pang matibay na ebidensya silang nakuha. Habang nagplano sila sa gagawing pag-atake, dumating ang kanilang dalawang kakampi, isang pulis at isang kunsehal. Ang kunsehal na ito ay ang kapatid na pinatay na Vice Mayor. At sinabi agad ng dalawa ang ginawang pananambang ng mga kriminal doon sa barangay Kansagay. Tinambangan ng mga ito ang isa nilang kasamahang kunsehal ng lungsod. Patay ang lahat na sakay ng sasakyan. Ang kunsehal na ito ay pinaghinalaan din na kumakalaban sa grupo ng mga sindikato. Pati doon sa lungsod, sunod-sunod ang kanilang ginawang pagpatay sa mga pinaghinalaan nila na maaring kumakalaban sa kanilang grupo. At pati doon sa barangay Takirong, pinaulanan ng bala ang dating bahay nila ni Buka at Amaki, ang bahay ng kanilang Papa Nestor. Sabi nitong si Kunsehal Romy, kung ano-ano na ang naiisip na gawin nitong si Kunsehal Renato, pati mga inosinte at walang mga kinalaman, pinapatay na. Ilang araw na lang ang nalalabi sa buhay mo, Kunsehal Renato.